Good morning, guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, ano tawag dito? What's in my school bag? What's in my school bag, guys? And then, para sa bag ko, ito po siya. Ang tatak niya is Herschel. Pero guys, nabili ko lang to sa Divisoria ng 995 pesos ata. Guys, disclaimer lang ha. I am not promoting yung mga branded na gamit na binibeta sa Divisora kasi hindi naman sila original. And in short, lahat po yun fake. And syempre, hindi naman tayo pinanganak na mayaman and hindi naman tayo lahat kay afford na bumili ng mamahalin. So, syempre hindi pa rin nawawala sa atin yung hindi ko alam guys kung ganun ba talaga yung perspective ng iba na okay lang, bibili ako sa ganyan. At least may tata kahit na fake. Hindi ako kasi guys, ang unang-una talaga, kaya ako nagustuhan yung bag ko na ganito. Ganito yung design. Kasi, ano siya, marami siyang ilalagay. Kumbaga parang pag nagkaayaya ang umalis or mag-overnight sa kung saan man, pwede ako maglagay ng dalawang damit. Tapos dalawang short, tapos mga undies. Basta guys, hindi lang tigda dalawa yung kasha. Alam ko kasha dito tatlong maong pants eh. Pero kailangan mo lang siyang tupiin talaga. Like, i-roll yung siya. Yung parang kang nag-empake sa maleta. Again, ito yung bag ko guys. And ayan po yung tatak niya. Ayan, masyadong liwanag. And kung makikita niyo dito sa babang zipper or sa babang bulsa ng aking bag, ito po siya guys. Bigay po ito ni Wena. Prayer po yan. Prayer ba? Oo. Prayer. Ano lang pala siya? Sayings lang pala siya guys. No duty is more urgent than that of returning things by Saint Ambrose. Ito siya guys. Ay, hindi niyo makita sa cam. And then yung dito naman, ayan, ito siya. Ito siya, yung ginawa sa, yung binigay sa amin ng prof namin na beads na may 1, 2, 3, yung isa malaking stone. Ito siya, tapos itong nasa gitna na to guys, may letter P na which is stands for Peter. Kasi nga, binigyan niya kami nun guys kasi yun yung last naming meet kasi finals na namin nun tapos nag-present kami sa kanya dun sa radio room. So okay, ito siya guys. May dalawang tawag dito, magnetic na lock. Ayan, even din naman sa baba meron. Tapos may para siyang ang tawag doon, hindi ko guys, comment down below kung anong tawag sa ganitong hardware. Yung parang sa belt. And then pagbukas mo na ganyan. Guys, actually matagal na kasi siya. Kaya kung mapapansin niyo medyo madumi na. Matagal na yung bag ko na ganito, guys. Siguro last kailan ko ba siya binili? Last August or July ko siya binili. Actually guys, hindi ako ganun maalaga sa bag. Pero, tumatagal naman yung mga bag na binibili ko. Yun nga lang, hindi natatapos yung taon or yung first year nang hindi siya, alam mo yun, dumudumi, nasisira. Ayun guys, sira na nga yung ano eh. Ayun yung sinasabi ko sa inyo, sira na. And then, mamaya tayo dyan. So, nagaganto siya. Nagaganyan siya para ma-close. And then, meron din siyang, gulo naman ang bag na to. Meron din siyang, eto guys, ginaganyan. Eto, yan. Para, pag sinara mo siya, pwede mo siyang sikipan. Actually guys, ako, binuhol ko yung dulo. Kasi nga, pag binubuksan ko siya ng ganito, umaabot talaga siya hanggang dito. Eh, hindi naman kasi, sakto lang kasi pag hanggang dito yung kasi nga, na-open naman siya, tas malaki, tas pwede mo pang mabuhan ng maayos. And then, para sa natin ngayon, para sa bag ko, first is, use tissue. Ginamit ko ato to guys, kasi nag-sanitize ako ng kamay ko sa school. And then, kinuha ko tong tissue na to, tapos nilagay ko sa bulsa ko muna after ko punasin yung kamay ko. And then, ayun, tsaka ko siya nilagay sa bag. And then, ano pa ba? Itong mga papers na to, na hindi ko alam kung ano to. Ayun, ito pala yung isa sa mga reports namin.
And then, ano pa ba itong isa? Ah, ito yung letter ko. And then, ito naman is, saan natin? Statement of account. Ayan siya, guys. Statement of account. Ayan. Yung para sa laman. Sa una, nadampot ko sa bag ko. And then, meron pang, andito, quiz. Quiz na hindi ko na ipapakita. And then, also, my AirPods na binili ko rin siya sa Green Hills. And then, merong lalagyan ng laptop tong bag na to, guys. Yung dito sa likod, yan. Dito nyo pwedeng ilagay yung laptop, if ever man. Pero yung laptop ko, hindi siya magkasya-kasya dito. Mas kasya siya dito sa, ano ba to? Sa common na lalagyan. Like, yung dito talaga, sa pinaka-ano niya. And then, may plastic. Bakit may plastic sa bag ko? Kasi, pag nilalagay ko yung cup ng tea ko, guys, may tendency na bumabaliktad. Tapos, yung moist nung tea. Kasi, syempre, pag ubusan mo na yung tea bag nun, may ano pa, basa pa, or may water pa. And then, syempre, pag nilalagay ko siya sa bag ko, kailangan, hindi ako masyadong gagalaw para hindi siya matatapon or hindi siya tatabingi. Nagdala ko ng plastic na ganito para nga sana may ilagay ko siya, pero kahapon hindi ko naman ilagay yung tea ko kaya natapon siya. And ayan, ito talaga yung totoong laman ng bag ko. Actually, props lang talaga tong bag na to. Ito talaga siya, ito talaga yung mga gamit ko, guys. Nung second year, first semester, nagbabinder pa ako. Kaya lang, nakita ko kasi na pag nagsusulat, di ba sa mga binder, ang taas nung dito, ako pa naman, guys, kaliwete ako kung magsulat. Natataasan ako pag nililipat ko na yung pahina nung notebook. Kaya yun, naisip ako na mag-fillers na lang para every time na nagsusulat or kung ano man yung gagawin, kukunin na lang yung fillers, tapos doon na magsusulat. Kaya lang, ang problema ko ngayon sa fillers, dahil nga, hindi ko pa siya nalalagyan ng name sa harap niya. Binubuksan ko pa siya isa-isa. Pero, ang kagandahan doon, hindi ako nahihirap akong magsulat. Kasi nga, manipis yung filler, di ba? Manipis parang ganyan lang ata. Ayun. And then, ID, na ito yung strap. Ito yung strap namin sa school. Ganyan yung design. Actually, by course yun. Kaya lang, ito, naiba na siya dito sa strap kasi naiba siya sa strap kasi nga nawala yung pag natatanggal siya, nawala yung pinaka ito. Ayan, nawala. Kaya inun, tinanggal ko na lang. And then, wait lang, adjust muna natin to. Ayan, mas maganda pa rin lightning pag ganyan eh. And then, ano pa ba? Pencil case. Ito guys, pencil case na ano bang meron sa pencil case ko? Toothpaste. Hindi ko alam kung bakit may toothpaste dyan. Tapos, yung pinag-giveaway nung umatin kami ng Dibu nung anak ng boss ni Baby. Ito siya, guys. Yung apat na yan. Ayan. Puro perfume yan. And then, Stabilo na mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit ako nagsastabilo na ngayon. Kasi kung gano'n ako ka-organize. And then, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na pencil. Kaya lang, tingnan niyo yung pencil ko, guys. Ganito ang itsura ng aking mga lapis. Ganito yung itsura niya, guys. Ganyan sila. Actually, hindi lahat to akin kasi alam ko ata, nanghiram ako sa classmate ko tapos hindi ko na naisolo. Ayun, pero nakalimutan ko na kasi, guys. Tapos itong parang pentel pen kasi masyado makapal yung marker niya pag sinulat. And then, dalawang ballpen na black and then isang ballpen na red. So, another toothpaste from Unique. And then, ito na yung, ano ba? Ano ba to? Ano ba? May gel na gel pen, tapos dalawa ring ball pen. Guys, hindi, ayoko yung, ano ba yung mga ball pen na ano? Ay, nakalimutan ko kung ano yung mga ball pen talaga na. Pag sinusulat nyo siya, guys, para siyang antenna sinagpuputol-putol. And then, meron din akong scotch tape. Meron din akong ano, adapter dito. And then, pantasa na punong-puno na siya. So, ayan lang yung laman nung pencil case ko. And then, ano pa ba yung meron dito sa loob ng bag ko?
yung mga papers na napagbigla ang bigay, biglaan ding lusot sa bag. Ito siya, guys. Yung ito evacuation procedure na binigay sa amin. Sorry, gusot-gusot na kasi pag alam niyo yun, pag wala na ako sa wishes sa school, tapos binibigyan kami ng mga letters na ganyan, nakakalimutan ko na siyang ilagay mismo dun sa organizer ko. And then another letter, ayan na siya, guys. Matagal na to sa bag ko kasi kung titignan niyo na may itsura, yan, gusot-gusot na. And another adapter from Huawei. Ayan, ano pa ba laman ng bag ko? Ito guys, mahilig akong magtali ng buhok. Ayan. Basta pa kasi yung buhok ko kanina, kaya hindi ko na siya naitali. Pero ngayon, medyo tuyo naman na. Naiirita na ako sa kanya pag ano. Then, yun lang. So wala nang laman to, guys, di ba? Wala na siyang laman. Ayan, wala nang laman. And then, dumako naman tayo dito. So, para dito sa ano, yan, dito. Ayan siya, guys. Okay, meron pa pala akong 3 piso, tapos isang perdible. Ang maganda dito sa bag na to, guys, kahit hindi siya original, yung pagkakakopya nila dun sa bag, as in original. Kasi napunta ako sa ano ba to, sa Herschel mismo, and then tinignan ko na may ganito talaga, may ganyan talaga yung sa may bag nila. Ayan, guys, oh, parang sukbitan, lalagyan yata ng mga susi. And ayun, may 3 piso pa ako dito. So, for the last item na nasa bag ko kanina, ito yung sinasabi kong, ito talaga yung pinaka-bag ko. Kasi guys, syempre, hindi ko naman ito pwedeng bit-bitin lang na ganyan. Kasi nga, nakakahiya naman. And then, dito sa harap, merong, tawag dyan, ayan, merong permit to exam. Wala, baka mawala. And then, ito guys, sinasabi ko kung bakit ako nagsastabilo ngayon kasi, ayan na siya. Gumagawa ako ng reviewer. And then, ito yung mga seat work na, ito siya, guys, yung mga seat work. And then, ano pa ba? So, yung card ni Mami kasi, ayan siya, guys. Yung card ni Mami kasi akala ko hihingin yan pag kumuha kami ng promissory note sa school kasi hindi pa kami makakabayad ng prelims. And ito na siya, guys. Ganyan na po ako ko-organize ngayon. Like, sinusulat ko yung category na which is ano ba siya, prelim or ano bang type ng ipapasa yon, prelim, interview, sa naisa quiz or notebook and grades. And then yung sa kabila naman, dito yung category, guys, dito yung professor. Sino yung mga prof? Ayan siya, guys. Sino yung mga prof? Tapos yung sa gitna is anong agenda, and then date at kailan yung pasahan mismo. And then ito yung letter na ginawa ni Mami. Ayan, na hindi naman nagamit kasi hindi naman kailangan. And syempre, ang mahalaga sa amin, ay ito pala yung kinuha namin dun sa, kinuha ko pala dun sa accounting before ako makakuha ng permit to exam. And then, ito yung pinakamahalaga talaga sa amin, guys, is yung certificate of matriculation. Kailangan niya sa school namin para makakuha ng exam. And then, ito another, ito, another letter. Yan siya, guys. Letter na tapos na rin naman gawin. Tapos, ito siya, guys. Ganito siya dati kagulo. O, diba? Hindi pa siya organized katulad ng pinakita ko. And then, ano pa ba? Meron dito. Yan, ito. Ginawa kong scratch. Tapos, nailagay ko dito sa lalagyan ko. And then, ano pa ba? Ito yung, ano pa ba ito? Pinaprint namin. Basta secret namin yung ganyan. And then, ito naman is yung pinagagawa namin news. And then, ito, assignments. Pag nagpapasa ng assignments through bond paper, guys, ang ginagawa ko, dinodoble ko po yung print. So, imbes na tigi-tigi isang copy lang, ginagawa ko siyang dalawa. Some yellow paper na may sulat pero hindi naman buo. And then, ito siya, guys. Nahihilig ako magbasa ng mga constitution. Ngayon, guys, nahihilig ako. Pero, napapansin ko, yung PC ko o yung haba ng pasensya ko sa pagbabasa ng ganun is maiksi pa. Pero, kaya ko naman magbasa.
And then itong temporary card namin, guys, pasensya na yung temporary card namin, medyo napunit ng konti. And then some yellow paper na ano malaman nito. Ah, okay, ito lang pala yung mga drops na ginagawa namin. Ayan, nakita nyo na tuloy yung red. Alam nyo naman yung meaning nun. Tapos, binder. Ilan ba yung binder ko? 1, 2, 3. Tapos, ito pa, yung mga index card na may sulat, pero hindi ko alam kung ba't nagkakadoble-doble. And then, ito pang yellow paper na quiz namin to, guys. Ilan ba yung ano ko? 1, tapos, ito yung form na pinipirmahan sa accounting before ka kumuha ng permit. Tapos, some bond paper. Ayan, from Wise Buy. And then, ito guys, ang cute ng ginawa ko din sa ano. Ito na nga muna. Last na muna to. Ito yung draft nung ginawa namin sa graphic design. Ito siya guys. Ayan, napaka-plain. And then, ano pa ba to? Basta wala nitong mga sulit-sulit. Hindi importante pero nasi-segregate ko lang sila. Tapos ito yung pag may mga reporting, sinusulat ko sila sa ganyan. Yung pagpangit man yung sulat ko, ibig sabihin draft pa lang siya or hindi pa siya yung totoong susulat. Kasi nire-rate ko yan. Guys, yun yung ginawa ko din sa tatlo kong binder na binalutan ko yung harap ng LV. Kasi guys, hindi ko alam kung bakit gustong-gusto ko yung kulay, yung ano nung yung texture ng LV pag ginawa, pag nakawa kayo ng totoo. Nakawa pa kasi ako ng totoo ng guys, pero yung presyo, hindi nyo kaya. And ayan, syempre sa harap yung ganyan, tapos sa likod is ganyan na sila. So, meron akong total ng binder. So, meron akong total of 6 binder. So, ayun guys, ayun na lahat ng laman ng bag ko. I hope you enjoy this video and sana... Ay, nga pala guys, ito nakalimutan ko, yung wallet ko. Before, may laman siyang condom. Eh, kasi nga, si baby, pinatanggal niya sa akin, tinanggal ko na. Pero dati guys, puno-puno yun ang condom. And ito pala yung susi ng bahay namin. And ayun, that's it for this what's in my bag. And thank you so much guys for watching. Please don't forget to like and share this video if natuwa ka. So, see you guys on my next vlog. Bye-bye!